Baka ba matatakot na ito kapag nag-asawang bata ang anak niya? Ahalang anak niya, lingapin pa rin niya. Sapagkat hindi sa matandang mula datdang nila, kundi kung mabuti kayo at nasa magandang pag-iisip kayo, anong pariwarat na pariwarabaga kayo? Galing pagkatao, damdaming katauan, patayit mamatay na nang gumising sa katotohanan. Diwa niyong taglay ay dapat ay liwanag. Hindi nagninilay ang tao. Ito nga ay nagagawa sa kabila ng iyong pagdurusa. Itong patutong wala ka nararamdaman sa hirap mo dahil pinaknit sa isip at iwa mo. Yan ang sama. Ngunit sinong mahirapan ang iyong ina kapag dinibdib ka? Kaya ang mga tapat at totoong lingkod ay nadarama at umaasa silang normal mga anak nila at bibigyan silang kasiyasiya at sasabihin, Ama, salamat sa biyaya mo. Normal na anak ko ay binigay mo sa akin at siya magpapasaya sa buhay ko. Kung walang ganito, paano magninilay ang tao? Kayo, kay ganda na ng buhay nyo, nakukuha nyo pang magagawa. Bakit kayo, normal na pag-iisip, bakit nakukuha nyo mabagot? Bakit kayo, normal ang paglakad, nalilis ng landas? Bakit kayo? Kay buti niyong lumagok. Ba't di kayo magsalita ng marapat? Bakit kayo? Tumatawag sa akin. Gawa sa aking tuntunin. Kaya't mapapalad ang nag-aapuhap sa marapat at dapat at nagsisikap makatupad, umpak. Bakit ko siya kinausap sa pamamagitan ni Constancia? Ang patutoo, kahit abnormal ay marunong masaktan, bakit niyo sinasaktan ang kapwa niyo nilalang? Ang masakit sa inyo ay huwag niyong gagawin sa kapwa niyo. Bakit nag-iisip kayo di mabuti sa kapwa-tao? Mapapalad kayong hindi nasubukan. Pagkatapos niyong mahulagpusan ang inyong mga pinagdanan,
Nakilala niyo ang ama ninyong tapat kailanpaman, na kailanmay di kayo pinabayaan. Baunin mo, anak, ang nilagok mong tubig na ito. Thank you.
at patuloy mo akong madama. Pag-arihan ka na. Batid ko. Sapagkat patuloy kitang minamahal, yaw ng damhin ng puso mo nang mapuhap mo ako at makilalang lubos. Ilan na ba sa mga alagadang nag-anak ng nabubuti nila? Nakalimot ay di kita. Ngunit ang nakakaala, malayo sila. Nahawakan ang tagumpay nila. Kaya't ayaw din sa pagtanggap at pagkilala para tamasan ng paglayong maging grasya. Sumayong kapayapaan, anak ko. Sapagkat kahit malapit at kahit sanda ko, ako'y ako pa rin magpapala sa tao. Iyaw na'y kontrapat at totoo, hindi sa salita lamang ito. Salamat, anak. Sapagkat hindi ang tao nga ang lilukuran mo. Paano gagawin ito sa'yo? Mapalad kang layunin mo'y mabuti, isulong mo. At ang lahat ng mabuting batid kong batid na batid, may kabubuti at makabubuti, papatubayan kita. Umayo ka sa liwanag na iyong mata mo. Pagat. Anyway, kinasabikan ko ang pagkakataong ito, anak. Kung paano ang una at ngayon ay eto. Subalit, wala kang narinig kay Constance. Nang dahil di marapat magtura siya, niloob ko hanggang panin mo'y tugtin ito. Kaya anak, patagal ng loob mo. Marami ka pang susuunin. Maraming pa, anak. Pagsisimula ka pa lamang. Kaya't yamang ito'y ginusto mo. Ibinigay ko sa'yo. Kaya't huwag mo sukatin ang tao. Ako ang pakinggan mo. At mahuhulagpusan mo ang mga tin, maging ang mga ahas sa paligid. Kaya't huwag kang patangay sa salitang tao, kundi maghari ako sa iyo upang ang tinig na daraanan may hahawiin ko at ang mga ahas ay apakan ko at di ka matuklaw nila. Kahit saan may tigre, umungol man na hindi mo maririnig sapagkat ako ang tinig mo. Kaya't huwag panghinaan ang loob ka. Bakos tapangan mo loob mo sa mabuti. At huwag kang patatangay sa demonyo at sa sanlibutan lamang, anak ko. Kundi ako ay alalahanin mo kung paano tinukso ako na pinakikipang lahat ng bagay sa mundo upang siyang sambahin ko't kilalanin. Ngunit, tinuran ko ito. Nasusulat. Walang dapat akong pakinggan kundi ang Diyos lamang. Kaya't wala kang pakikinggan kundi ang sinag-alay ng dugo naman.
sagliti tayo, huwag sa sagliti tayo. Wait lang. Pag-alian ka. Pumayo ka. Nang dahil si Moises may gagampanan, iniligtas siya sa kamatayan ng gulpa lamang. Tinala sa diwa ng kanyang ina, isilid sa basket siya at dalhin sa tabi ng ilog. At do'y masdan niya kung sinong kukuha, sapagkat batid niyang hindi to itatapon. Nang dahil ang ama, sinidlan naman ng katotohanan ang anak ng paraon upang siya'y kupkupin at palakihin, at ang kapatid naman ang siyang nag-alaga. At nang takdan at oras na, nabatid niya na ang mga Hebreo ay tampalasan sa mga Israelita. Tinalikdan ang kaharian, iniwanan, inatas at inutusan ng ama. Dinala sila sa kung saan. Winikang maliwanag, hanguin mo ang mga Israelita, Moises. Ang liwanag niyo'y ang tanglaw ko, haliging apoy ang ilawan niyo. Doon ang baybayin dagat ay nahawi at sila'y nakatawid. Subalit bago pinalayas at pinalis ng paraon, iba't iba munang katupar at kaganapan sa matigas niyang kalooban ang pinasilay. At nang dahil wala pa rin paniniwala, naghanap siya ng mga gagawin hanggang dumating ang takdang anak niya'y namatay at ang dugo ay lumaganap tubig yaon. Tao, kapag may gustong ipatupad ang ama, pinatutupad muna niya bago gawin tupdin ang dapat niyang gawin. Bakit ninyo hindi alalahanin upang sa gayoy magnilay kayo't magbulay? Sino bang nagpapatupad ng mabuti at nagpapaganap ng marapat upang ang tao'y tumatag at tumibay na ganap? At sino ang nagdudulot ng kasamaan? Kailanman ay hindi siya, kaya ang kabutihan ay taglayin ninyo at ang mabuting damdamin nyo'y papaloob sa puso nyo.
mapapalad kayo, nagsisikap at nagsusumakit na maglingkod sa hindi ninyo nakikita, ngunit matwid niyong hinahandugan at kinikilala ang matwid na kanyang katwiran. Ganang pagkatao'y di nyo kayang gawin ang lubos na magpakabuti, kaya't ibinaba ang Espiritu Santo upang kayo'y patatagit patibayin, kaya't ang tapat magtatagumpay. Siraan man kayo ng kapwa niyo tao, ako man din ang nakasilay nakarinig kung sino. Bakit nga kayo matitigatig, mababahal at magagalit? Huwag ang puot at galit ang sa inyo'y manaig, kundi ang pag-ibig. Sapagkat kung sinong may sala, siyang may parusa. Kaya't matuwa kayo, sa kabila ng kabutihan nyo'y hinahatul at hinuhusgahan kayo. At kung mabuti naman ang ginawa nyo, dapat matuwa kayo sa bigat na pinapasan ng kapwa nyo, ngunit kailan may di magiging tampalasan kayo na manira kahit na sino. Magalak nga kayo at matigib ng tuwa. Kayong mga nahihirap at pinasasakitan ng kapwa dahil sa inyong pagpapakabuti, sapagkat hindi taong sa inyo'y gaganti, kundi ang amang di nyo nakikita, ngunit lugod na lugod sa ginagawa nyo. Sapagkat hindi niya minasdan ang laki ng kasalanan ng tao, kundi kung paano ito lubos magbabago. Sapagkat hindi niya binilang kung anong mga kasalanan ng tao, kundi ang binigay niya ay kanyang Espiritu upang makamtan ng pagbabago. Kaya't ang totoong Espiritu ng tumatahak sa kanilang katauhan, nagagawa nila ang maaliw ang puso nilang taglay. Sa dako roon, lahat kayo. Yaw na nga ang katotohanan, kapag kayo'y pinaiinom, kapag nakitang di nyo kayang laguking diretso, pinapatdan, pinuputol, sapagkat hindi kayo pabibilaukan ng mamatay. Yaw na ang patotoo, kung di nyo kaya'y di papapasan, kaya't ang pinadala sa inyo'y kayanin nyo, at kasama niyong magsasadyad ang inyong sandigan.
kaya mo yan. Kaya mo itong ubusin. Huwag mong punasan. Kapag may pumatak dyan, ginusto ko yon. Tumagos sa dibdib mo ang aral ko. Kung natakot ka, di sinsanay, biyak-biyak ka na. Subalit manindigan ka, sisigla ka pa. Aka na yung tubig, pumarito ka. Taas mo. Yapak mo. Panalang walang ang nabasa at ang iyong pa tatagos hanggang loob ng utak mo. Espiritu ko, Espiritu niya, Espiritu niyo, kasama niya. Pag-arihan ka na. Tubig. Bakit pinalagok ko ng tubig si Constancia? Upang sambitin ko ito tao. Ako'y uminom noon dahil pagkatao lamang. Subalit ang aking espiritu, di kailangan ng tubig nyo. Bagkus akong marapat magpalagok sa inyo na kung lalagukit nanamnamin nyo, di na muli pang mauuhaw kayo. Yon ang aking espiritu na taglay sa mundo. Na kung kilala ninyo, pag-aharian kayo, di kayo mauhaw sa pag-ibig, di kayo mauhaw sa paglingap, di kayo kukulangin para kayo'y gutumin.
ang lahat ng paraan, ibibigay man din ang lahat ng katuruang mainam sa inyo'y daratan upang matutunan at kayo'y makinabang, kayo'y masyahan, kayo ay magalak. Kapag nangangati ang inyong lalamunan, nanlalagkit inyong laway, ano ang sa inyo'y kailangan? Tubig na dadaloy sa inyong bibig at lalamunan upang ang pangangati maparam, paglapot ay gayon din ang inyong laway. Kung tamad kayong lumagok, uminom ng tubig, paano nyo malalasap ang tunay na kalusugan? Kaya lamang hindi nyo pa yun nararamdaman nang dahil kumpleto pa ang nakaimbak. Subalit kapag ito'y kinulang na, sakit ng dulot sa katawan. Kaya't paano? Upang hindi kulangin, pawis ay tagaktak, ngunit di kayo uminom. Ihi kayo ng ihi, ngunit wala kayong inumin. Pagkatapos sasabihin, may sakit ako. Sinong gumawa? Ikaw. Sarili mo. Ngunit paano nyo ito mababatid? Wala nga kayong karunungan. Kaya nga't ito'y dinatalat sa inyo, itinurong mainam. Ang may pandinig ay nakarinig. Kumuha kayo sa likod. Dito sa tagiliran. Cecilia, ang likod ni Constancia.
Sa pawis niyong lumalabas, damit ninyo'y nababasa. Paano ito nangyayari? Sinong nagbubuka ng inyong balat? Kayo ay magnilay, magbulay na ganap. Nang malubos niyong matanggap, may Diyos kayong mahiwaga sa pagtupad. Makapal yan, Cecilia.